Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. May ano ako eh. May napanood ako eh. Dali ah. Exotic daw po na yung alaga doon sa Bucor. Utang inang tatapang yan, bakla kasi. Natatakot sa asawa, natatakot sa kabayo. Eh kabayo, ginagamit namin yan. May, nagpa-training ako ng Bucor Mountains, yan dahil lang po utang inang NBP na pakaluwag. Ano, lalakarin, tatakbuin pag may tumakas. E di yung mga kabayo, yung mga kawabang kabayo, na ano na naman yon, kaso na naman, po utang ina ka. Sa yung kabayong yon, tinining namin yung mga tauhan namin para gamitin yon horseback riding patrol kapag mayroong tumatatas pang habol sa kanila, unlike sa ATV na mahal. Yung anak sawa? Na lang yun. Yung sawa, para saan po yung sawa? Yung sawa, sawa na ng tauhan ko. Nung na-assign siya sa Davao, iniwan niya sa akin. Ang daming daga. Best control, kumbaga. Ngayon si Katapang, bakla, duwag, natakot sa tayo, matindi ha, di ba mga boss? Piniay niya si General Katapang, duwag, bakla. Pakinggan niyo ulit. Sawa? Bayo. Exotic daw po na yung alaga doon sa Bucor. Utang inang Katapang yan, bakla kasi. Natatakot sa asawa, natatakot sa kabayo. Kabayo, ginagamit namin yan. May, nagpa-training ako ng Bucor Mountains. Yan dahil lang po utang inang NBP na pakaluwag. Ano lang? Tapat yung MVP, minura niya po. Ang MVP ang napakaluwag, napagod daw siya, kaya kailangan nakabayo siya. Tapos yung sawa naman daw, pest control, panghuli ng daga niya. Ay, teka. Ano ba kinagag... Ito mga boss, may magkulab tayo. Maraming magagandang comments, ha? Ha? Ano ba kinagagalit nitong si Bantag kay Katapang? Kay General Katapang? Ano ba kasalanan sa kanya ni Katapang? Ha? Hindi naman si Katapang nagsabing suspindihin siya eh. Di ba? Hindi naman si General Katapang nagsabing suspindihin mo nga yan. Ipalit mo ko? Si Katapang nakatahimik, itinawagan nila eh, kung pwedeng tumulong sa gobyerno. Yun ang ayon kay Justice Remulla. Sige sir, sabi nito si General Katapang, kung ano may tutulong ko, sige. Ano kinagagalit nito? Alam niyo, marami ako kilala igurot. Hindi ka nito. General pa to ha, general pa to ha, mga boss, general, military, Tsaka yung gawa, itong galaw na ito, si Bantag. Hindi mo pa huling buhay ito. Maniwala kayo, hindi mo pa huling buhay yan. OFW, saan mang panik ng mundo, naghihintay po sa inyo yung kaganapang ito. Ayan po. Ay, hello. Hello po, Bantag. Yano. Hello po, shout out. Hello, Bantag. Bantag. Yano. Ito na po ang pwersa ng Mountain Province. Woo, support. Basahin ko muna yung mga chapter. Ito, Kalinga. Shout out po sa mataga Kalinga dyan. Ayan po. Ayan, support. Mountain Province. Shout out po. Marami-rami rin to nag-rally bayani nila si Bantag eh. Ganun. Peaceful prayer rally for general. Ganun. Ewan ko kung pwede yan. Marami nang ganyan. Di ba yung mga natatanggal sa gobyerno, nagra-rally rin yung mga constituent nila, ganun. Wala, tanggal din eh. Di ba? Yan, wala ko yung wawa epic yan. Di ba eh, marami rin ganyan salita-salita nung malapit na eleksyon. DQ, cancellation of COC, maraming pinala, wala rin eh.
Panalo na si BBM. 31 minions. Oh. Wala ho yan. Ah, ang tanong dito, no, yun nga. Kagaya nung kanina. Yung bang, ano, galaw ng isang military man, wala namang kasalanan sa kanya si Katapang. Di ba? Wala. Kinuha siya, pinalit sa kanya, suspendido siya eh, di ba? O, eh, paano tatakbo yung Bucor kung walang ipapalit? Si General Katapang nakuha. Ano kinagagalit niya? O, ngayon nung pumasok yung ano, nakakita siya ng kung anong anomalya. Alang alamang pumikit lang si Katapang. At manahimik. O, di ba? Mga boss naman, anong klase ito si bantag na to? Sa pasweldo ng tao yan eh. Oh. E nakita yung mga anomalya lumabas. Oh. Involved siya sa double murder case kay Kapersi. Oh. Being mastermind ha. Siya ang tinuturong mastermind. Oh. Napakagago naman nung Department of Justice kung hindi siya suspindi. Buti nga suspindi lang. Oh, anong nangyari? Pinang nasuspindi siya. Galit din siya kay Rimulya. Oh, di ba? Oh, galit siya. Lahat ng... Ano gusto niya? Ano gusto ni Bantag? Para siya... Wala. Hindi siya gagalawin? Ganon? Maski na mali na yung ginagawa niya? Oh. Ang dami yung anomalya eh. Matapang pa. No? Ang klase tao to. Tao ba to? Oo. Hindi, no. Kaya ako wala. Siguro... Malaki din 10% na ito mahuhuli ito. Oo. Magtatago ito. Oo, hindi pa warrant of arrest. Eh, daming kaso papatong dito. Oo. Puro maliliwanag ha, yung kaso sa Bucor. Oo. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa sumasampay. Oo. Yung palang din yata kay Percy Lapid eh, di ba? Oo. Yung kay Percy, oo, di ba? Labo ito. Mga boss. Puro Nobel recommended maging kaso to, plunder. Oh. Marami ho eh, maraming nalaman si General Bantag. Eh, alangan naman, PMA yan. Alangan naman yung mga nakita niyang bulok sa Bucor, eh, purihin niya. Siyempre, ha, sasabihin niya kay ano yun, kay Rimulya. Oh, eh, kumpleto testigo, maliwanag. Oh, yun lang paghuhukay. Oh, pinipilit niya. Maghuhukay siya ng diving. Ano niya, oh. Mga boss, ha? Grabe, no? Kung sa bagay, mga boss, ha? Pwedeng maano, ha? Eh, pero, hindi naman sa kanya yung Bucor, eh. Siguro kaya ganyan siya. Dahil pintinuring niya na nga nakaharian yun. Yung Bucor na binigay sa kanya ni Digong. Oh, iniupo siya doon bilang hari ka diyan, ha? Dahil mabilib ako sa'yo dahil nagbabato ka ng granada. O, di ba? Mantakin mo nga naman yung nawala sa kanya. Aba, milyon-milyon. Oo, ha? Oo. Eh, lahat may katapusan, eh. Ha? Kadami ba naman kasing si Kapersi pang inano mo? Eh hanggang ngayon, nandito pa ho si Kapersi. Yun lang ho, katawan lupa niya ang wala. Pero yung kanyang espiritu, nandito pa rin ho. Ha? At hindi ho tumitigil ng kakakalkal ng kakakalkal sa mga baho nitong gobyerno na to. Oo. Sila-sila na, di ba? Sila-sila na nag-aaway. O, di ba mga boss? O, siraan na sila ng siraan. O, Duterte Marcos na halos ang nagbabanatan. O, di ba? Hmm. Panood ko kanina si Banat Bay. Oh, binibira ni Pen Mab. Oh, si Banat Bingot ang tawag. Pinagmumura ni Mab eh. Ah, si Banat Bingot eh. Ah, oh. Eh, ano eh, Duterte yan eh. Oh, diba? Oh. Kaya binipilit nilang i-ano ngayon si Marcos. Si His Excellency. Oh, pinalalabas silang weak leader. Oh, parang ganun, no? Diba? Binibira nila yung Sandro Marcos. Lahat, ganun talaga eh. Ganun talaga. Di ba sinabi na ni Kapersi nung nabubuhay pa? Oh, hindi na nila kailangan ng posisyon. Sila-sila yan, magbabanatan yan. Ang nangyayari, di ba, mga boss? Oh.
lang masakit yan sa mantaki mo. Hari ka doon sa kaharian ng mga kriminal. Oo, di ba? Kaya parang tinuring niya nga yung mga tao doon eh, hindi na tao eh. Mga mababangis na hayop na dapat ng kamay na bakal. Oo, yun ang ginawa ni Bantag doon sa Bucor eh. Oo. Ha? Muntokin mo kung nakakabayo siya. Pwede namang motor eh. Oh, mas mura kung motor. Oh, kung sabi niya napapagod daw siya mag-ikot sa ano, dahil napakalaki raw ng putang Bucor yan, sabi niya. Hindi, mag-motor ka kung nagtitipid ka naman eh, magbisikleta ka na lang ng racer bike. Oh. 'Di ba? Ito ka ba yo ko? Puso. Parang cowboy, 'di ba? Dating oh. Oh. Tapos ang taga-kain mo ng daga, sawa. Ah. Pang pest control mo, sawa. Ewan ko kung lulusot sa korte ang mga sinasabi ni Bantag. Oo. Palagi ko, tawanan. Kung sakasakali, ha, na haharap yan, ha. Oo, ngayon humarap yan, oo. Eh, wala pa naman yan, eh. Tignan natin pag nandiyan ay Warrant of Arrest. Ha? Makikita natin yung tapang ni Bantag. Oo. Si General Katapang, eh, apelyido niyan, eh, sigurado matapang yan, eh, ha. Kaya nga katapang. Mag-collab na po tayo mga boss. Ang gaganda ng comment, ah. Doon sa reaction ko kay Atty. Enzo Recto at iba pa. No? Shout out Andy De La Cruz. Busog-lusog naman ang mga buhaya, sabi niya. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Carox. God bless, sabi niya. God bless, Ferdinand San Juan. Erwin Barela, shout out, sabi niya. Mga buhaya sa kamera, masayang-masaya sa laki ng budget nila. Totoo yan. Devil Dog, my friend, welcome to the club. Si Erwin Barela ulit. Oh. Sa 2025 midterm election, iboto natin ang independent-minded person for senators. Ewan ko lang, ah. Sumagot si ano? Jobel Garcia. Oh, Jobel Garcia. Welcome to the club. Sabi niya, sana tatakbo ang masipag na Isko Moreno sa Senate. Sana. Erwin Barela ulit. Oh. Ang mga senador natin takot sa mga representatives. Totoo yan. Erwin, ang dami. Oh. Erwin Barela ulit. Swerte talaga si Marcos Jr. dahil ang dami na niyang utusan mga majority senators at representatives. Oo, totoo yan. Galing mo ha. Eto ulit, si Erwin Barela ulit. Kahit libuti ni Marcos Jr. ang buong mundo para maghikayat ng investors, walang mag-i-invest sa Pilipinas dahil kilala sa buong mundo kung anong klaseng pamilya ang mga Marcos. Totoo yan. Elizabeth Iscare, shout out ah. Sabi niya, good evening Sir Rox. Tungkol sa sinasabi ni Atty. Enzo, totoo ho yan na wala nang binubusisi mga congressman at senador dyan. Halatang mga kakampi nila ang gumagawa ng budget dyan. Kita nyo, paikot-ikot lang ginawa nila dyan. Kunwari, binubusisi nila. Eh halata namang approve agad without thinking. Taba, ang galing talaga nito. Ang gagaling nyo sa totoo lang yan. O, ito na si 3JC Hope. Shout out 3JC Hope, my friend. Sumagot oh. Eh talagang di naman bubusisiin yan. Eh mga kakamping lahat, mga kakampi, lahat ng gobyerno, mga yan. Pwera lang si Hontiveros at Pimentel. Siyempre, magiginabang sila sa budget na yan. Tama, ha? Eto. Jasmine Alcalas. Shout out, sabi niya. Good evening, Sir Rox. Ingat po kayo palagi. At family mo, God bless you po Sir Rock. Salamat Jasmine, ingat ka rin, ha. Jeff Ramos Nak, shout out. Sabi niya, magandang gabi po Tyroke at mabuhay po ang lahat na magandang buhay para sa atin. At sa lahat, magandang buhay po para sa atin. Magandang buhay friend. Nak, ha. Email Dago. Shout out, welcome to the club, Email Dago.
Sabi niya, my fellow Filipinos, why do you vote for this good for nothing senators and congressmen? Si Risa Ontiveros lang yata ang matino sa kanila. Sang-ayon ako sa dyan, Imelda Go. Ha? Bogs Mental Maid, shout out, sabi niya. Karox, niloloko lang tayo nitong politiko. Kawawa si Juan de la Cruz. Pupulutin ka sa kangkungan. Harap-harapan ng kurakot sa Pilipinas. Totoo yan. Brother Eli Asistio, shout out. Rolando Resco, shout out, sabi niya. Kunwari pa ang mga hinduropot, ganun din pala. Games number nangyayari dyan. Pinagluloko nyo lang taong bayan. Totoo yan. Rolando Cruz ulit, oh. Wala naman tayong magagawa dyan. Puro sugapa sa pera lahat yan. Puwera lang si Guanzon at si Ontiveros. Lahat sugapa sa pera. Galit din si Rolando Cruz. Rolando Resco na naman, oh. Sir, kapag wala na, isasanla ng bansa, obserbahin kulang yan, sabi niya. Nung wala na, isasanla na ang bansa, so obserbasyon kulang yan, sabi ni Rolando Resco. Di malayo. Parang nakasanla na nga sa China, di ba? Kung anong gusto nung gawin China, bombahin yung mga mangingisda natin, palayasin sa sarili nating katubigan, o bangkain yung mga fishing boat ng mga mangingisda natin. Wala lang. Olive Monty, shout out, sabi niya. Ito po nakakatakot. Pinakaulong darating na hinagpis ng Maharlika. Balikan natin nang pumunta sa New York ang Pangulo at kanyang delegates. Nanawagan ng foreign investor and said to them, if you want to invest to the Philippines, is the time. Now is the time. Any investor will be given full ownership daw. Microscope nyo ang ibig sabihin ng full ownership. May maabutan pa kaya ang kaapuhan ng henerasyon na ito na matirang pag-aari ng bayan kung Pilipinas. Kung bawat investor ay ibibigay ang full ownership. Alam mo, Olive Monty, para sa akin, sige na! Mas maganda nga, bigay na tayo sa Amerika eh. Kung ganito rin lang ang sistema eh. Diba? Olive Monty ulit, oh, sabi niya. Ang batas natin ay hindi nagbibigay ng full ownership. Scary and statement na yan. Scary ang statement na yan mula sa bibig ng at kasunod ay dokumento na. Scary, sabi niya. Ako hindi ako tatakot dyan. So maganda, benta na tayo sa Amerika eh. Para sa akin, ganito lang itsura. So maganda na. Ano masasabi mo, Olive Monty? Miguel Soriano, shout out, sabi niya. Si BBM, mas matindi sa katakawan, pati anak. Grabe, nagdudunong-dunungan, may gatas sa labi. Ito naman si Dayunior, utak lamok. Ito naman si Sara, kunwari, butangera, tulad ng ama. Like father, like digong si Dayunior. Like mother, like son. Mayabang, dami daw ginto po eh. Galit si Manuel. Miguel Soriano. Eto, nabasa ko yung mga saloobin ng mga netizen. Laura Velez, shout out. Sabi niya, Karoke, di po kaya collateral damage si Kaper si Lapid sa mukhang drama? Si Boying Rimulya and Bantag? Ni Boying Rimulya and Bantag? Ha? Karoke, di po kaya collateral damage si Kaper si Lapid sa mukhang drama ni Boying Rimulya at Bantag? Para masira si PBBM administration, tsaka patatakbuhin sila ni Duterte Ning sa next election. May punto ka dyan, Laura Velez.
Ha? Pwede rin yan. Nico Technico, shout out. Ha? Luto na ang budget ng Pilipinas para sa 2023. 5.2 trillion pesos. Pag hindi nagbago ang sistema ng gobyerno at COMELEC, wala nang pag-asa ang bansa. Masahol pa sa Sri Lanka ang mangyayari. Kanya-kanyang grupo ang gobyerno, grupo ang gobyerno dito sa atin. Totoo yan. Olive Monte ulit, oh. Bago to si Olive Monte, ah. Welcome to the club, ah. Sabi niya. Ang sino man na nakakaramdam ng kahinaan na hindi ko na kaya ang bigat na ito, ay kainin mo itong verse sa holy book na ito at isigaw sa puso mo ang ganito. I can do all things through Christ who will strengthen me, for it is written, ang salita ng Diyos ay may buhay. Ooh. Ganda talaga ng mga comments nyo, mga boss, sa totoo lang. Ano to? Imiril. Imiril? Ano? Imiril, shout out. Welcome to the club, Imiril. Tama po kayo. Labanan po natin ang katiwalian sa gobyerno. Oh. Librado Ludovico, shout out, ah. Sabi niya, blessed morning po, Sir Rox, watching from Edmonton, Alberta, Canada. Haha, lutong makaw. Kawawang baka. Payat na payat na. Puno na naman ang mga bulsa ng mga magnanakaw, mga hinduropot. Karma hinawa kayo. Shout out! Joral Jelly, Rohan Jelly na ka. Edward Samar, shout out, sabi niya. Kahit siruhin nyo pa yan, sa butuhan, panalo pa rin yan. Basta nandyan pa rin ang COMELEC. Totoo yan. Naniniwala ako sa iyo dyan, Edward Samar. Kung ganun din lang ang mangyayari, wag na tayong bumoto. Ganun na lang, hayaan mo na sila. Eh, kung hindi na set up, ha? Kakapagtaka matalo si Pipi Lenny, sa totoo lang. Oo, wala akong makita. Yung voluntarism, ang lakas, lahat, ang tao, lahat, sumuporta, lahat. Magmula sa mga nasa mababang laylayan, nasa gitna lahat, eh. Ewan ko, saan nakakuha ng botong 31 million, oo. Pero yun nga, dati sinabi ko na maihirapan. Mas madali pa sa kabayo ang lumusot sa butas ng karayo kaysa matalo itong klase mga politiko na to. Diba, dati sinasabi ko na, they will do anything, every trick in the book. Hindi sila patatalo. So, yun ang nangyari. Diba? Eh, mantakin mo, makatakbo. Oh, may conviction? Oh, non-filing of income tax return? Oh, lumusot! Oh, di ba? Ay nako, mala na to. Jimmy Bautista, shout out. Sabi niya, Karoke, kakandidato pa yata si Bantot sa pagkasenador sa 2025. Ay nako, iboboto ng 31 million sigurado dahil sa daming pera na kinurakot ni Bantag sa Bucor nung siya ay naghahari roon. Oh, kung hindi siya, imposible na yan, eh. Pag yan hindi na kumbik, eh talagang ewan ko na. Oo, sa bibigat na mga kasong isasampa dyan. Aba, eh ewan ko na. Annette Sanchez, welcome to the club. Sir Rox, shout out Annette, ha? Sir Rox, good evening. Mayaman pala ang Pinas kasi bilyon ang pinag-uusapan. Ang tanong, paano na lang ang mga susunod na henerasyon? Tagabayad na lang ng mga utang? Eh, talagang gano'n naman, eh. Oh, eh yun nga, inutang ni Marcos Sr. hanggang ngayon, hindi pa yata bayad, eh. O, nagkapatong-patong na. O, ngayon, yung anak niya na. O, diba? Noli Cordero, welcome to the club. Salamat sa mga dumadagdag subscriber ng mga boss. Sabi niya, yung budget para sa mga maralitang Pilipino, bakit di nila pag-usapan? Ganda ng tanong mo. Kanina ba natin itatanong yan? Kaya ano, His Excellency. Oh. Ha? Clarita Distrito, shout out, sabi niya.
Lalong tataba ang mga buhaya. Mahagisan sila ng bulto-bultong makakain. Totoo yan. Jay Ventura, shout out ha, sabi ni Jeo. Good evening, Sir Rox. Makikinig lang muna ako. Busy pa eh. Ingat po pala. Ingat ka rin, Jay. Ah. Erlinda Aquino, shout out. Sabi niya. Tatay Roque, nung last Congress, akala ko si Congresswoman Kimbo matino. Yung pala pareho at iisa lang din ang bituka nila. Pareho silang may pagnanasa sa kaban ng bayan. Wala namang hindi, anak eh. Si Erlinda Aquino ulito. Tatay Roque, ang pagkakaintindi ko sa mga mambabatas, kaya natin sila binoto para in the service of the Filipinos. Pero hindi pala, in the service of the President of the Philippines. Ang kakapal na mga mukha, bahala na ang Diyos sa kanila. Pero ang tagal naman magparusa ng Panginoon. Totoo yan. Eh kasi nga, ang dami ha. Mantaki mo, nag-iisa lang. Yun ang problema eh. Ha? Erlinda, nak ha. Iisa lang kasi yung Diyos eh. Hindi niya pwedeng pagsabay-sabayin eh. Sa laki ng mundo, di ba? Hmm. Eh ang daming humihiling. Oo. Ang daming dapat, mas nagrabe pa. At totoo lang, maraming mas grabe pa, Erlinda, nak ha. Rodolfo de la Cruz, shout out, sabi niya. Sir Rox, sabi ni BBM, babangon tayo. Hindi, Sir Rox, ibabaon tayo. Ang sinungaling ay hindi nagsasabi ng totoo. Sang-ayon ako sa'yo dyan. Gaganda ng mga comment talaga. Sayang kung hindi mo babasahin. Maria Victoria Quizon, shout out, my friend. Palala, sabi niya, palala ng palala. Nahahalal na politiko sa Pilipinas. Kasumpa-sumpa, puro magnanakaw at mamamatay tao na pinapalakpakan pa ng mga butanting tanga. Di ko na alam anong pagdadasal ko, yung magbago na sila o kunin na sila. Sabay mo na, Maria Victoria Ison. Friend Amy Bingson, shout out. Sabi ni Pren, oh. Puro kasi mga sipsip ang mga hinayupak na chihuahua. Anong chihuahua, Pren? Doberman. Si Pren Amy ulit, oh. Sabi niya, di naman kasi galing sa bulsa nila, kaya lalamunin ang lahat ng kayang lalamunin. Kwarta, kakagigil mga buwisit. Galit na naman si Amy. Ay, ako. Ito na naman si Pren Amy naman. Patapon na talaga ang buhay dyan sa Pilipinas. Tama ka dyan, ha? Mga nasa gobyerno lang ang yumayaman habang nagiging lalong timawa ang mga mahihirap na taong bayan. Ay, nako, ang galing mo. Tumpak, 100%. Alam mo, pagkausap ko si Pren Amy, tsaka si Pren Sherbin, oo. Ay, nako. Kung pwede lang na ano eh. Kaso may limit kasi oras nila eh. Ako, anytime ako, ha? Kasi talagang ang gagandang kausap nito eh. Mawawala stress mo, oo. Maski na ang pinag-uusapan ninyo eh, about dito sa nangyayari sa Pilipinas, oo. Shirley J. Sir, shout out. Sabi ni Shirley, oh. Naku, wag naman sana karaoke. Lubog na sa utang ang Pilipinas. Paano kinabukasan ng mga anak at apo natin? Dasal na lang, Shirley Geyser. Yun lang dapat natin gawin. Wala na. Cassandra Daisy, shout out. Sabi niya, dishonorable ang mga ilan sa Kongreso. Huwag na ninyo silang iboto sa susunod. Kaso nga wala naman silbi. Hindi mo ang iboto, mananalo. Dahil nga, kung ganyan din lang ang sitwasyon ng kagaya ng nakaraang eleksyon, huwag daw tayong bumoto. Yun lang yun. Shirley Geyser ulit. Oh. Kasi yung iboboto natin, hindi rin yun ang mananalo eh. O, oh, diba? Mas buti ka nang bumoto. Shirley Geyser rito. Pare-parehas lang tayo ng mga problema sa pamilya, mga kababayan. Pag pinagsasabihan mo sila sa mga kamalian nila, sila pa ang galit. Totoo yan, ha? Kaya sa akin, Shirley, malupit. Ha? Yung ano sa amin, eh, talagang pinasok, in-exorcist yung utak ng kapatid ng asawa ko. Sabi ko nga, mabait lang. Mabait lang, misis ko. Takong ako yan, puto.
Pag hindi, nirambol ko yan eh. Sa totoo lang, oh, ano karapatan niya? Para hindi niya bigyan ng mana yung kapag isang taon lang tandaan ng gaganin dito sa asawa ko eh. Oo, yayabang-yabangan eh. Mabait kasi ito eh. Oo, sa totoo lang. Oo. Pero yung kuyang niya, lahat ibinigay niya doon. Oo. Kaya ganyan yung nangyayari sa gago. Hindi niya alam pa paano gagawin niya eh. Once na nang yung mga kapatid niya, nakaganon lang eh. Hindi lang sila nagre-reklamo dahil nga, yun. Nakasandal sila doon eh. Pero once na nakabigay sa asawa ko, sigurado kukunin nila yung kanila. Eh, binigay lahat doon sa gunggong na kapatid niya, yung nakakarma. Oh. Pati yung babae niya, binahayan, kung di man gago. Eh, natigok tuloy yung ungas. Ben Torres, welcome to the club. Bagong subscriber to. Malamang maulit ang EDSA Revolution. Marcos, madala ka na, sabi niya. Wag naman. Kasi nga, pag nag-revolution, sabi nga ni Kapersi, sino yung upo mo? Duterte na naman? Ano, walag na. Magtsaga na tayo dyan, sabi nga ni Kapersi, di ba? Raul Villanada, shout out. Sabi niya, greetings Kuya Rox. Paano tayo ngayon dahil sa todo lukuhan at nakawan, paano na sila, mga kabataan bukas? Diyos na ang bahala dyan. Yun na lang ang mangyayari dyan, Raul. Primo Lara, welcome to the club. Primo Lara. Namin niya. Brad, magandang araw po. Request po, paki-shout out po. Primo Lara from California. Shout out Primo Lara from California. Oh. Russ Soriano, shout out my friend. Hi Carox, late ako kasi daming trabaho. Sasagutin ko po yung tanong nyo kung saan pupulutin ang Pilipinas. Pwedeng sa Kangkungan, pakain sa baboy, na sina, ah, pakain sa baboy na sinatong at congressman. Patay tayo dyan. Totoo yan. Sa bangketa ng Parmali or Pogo or sa palengke ng China, yan ang kahayupan ni Digong nyo sa kaban. Nasimot ang laman at tinirhan pa ng 13 trillion na utang. Mga walang yang magnanakaw. Galit na naman si Rasuriano. Kalati Baya, shout out ha, sabi niya. Good morning, Karoke. Naks naman ha, wala nga pera ang bayan. May trillion budget pang nalalaman. Totoo yan. Sige pa, ibaon nyo pa ng ibaon hanggang balon-balunan ng matuluyan ng husto ang Pilipinas. Maungas. Ah. Talaga lang kalat ni. Kalat ni ginagawa lang katatawanan ng itong nangyayari sa Pilipinas, sa totoo lang. Shout out Miss Akira Milos, good day and ingat, sabi ni kalat ni ulit. Sancho Panza de la Broca, shout out. Guramosa Sarabotska, shout out. Jerry Villanueva, shout out, sabi niya. Walang magawa si Senador Pimentel at Senadora Risa. Sa mga senador na tauhan ni Duterte, may budget sa mga opisyal na mukhang confidential pan ang mukha gaya ni Sara Duterte. Akira Milo, shout out. Si Akira ulit to. Little bigger than your... Oh, tawa-tawa to. Totoo yung Akira. Sayang, di ko na... Kukunin ko sana yung ano eh. 10 pisong sibuyas eh. Para maniwala kay. Si Akira ulit to. Natawa lang po ako sa comparison ng egg mo sa onion. Totoo. Alam ko naman matatawa kay dahil alam ko bungis-ngis ka. Akira ka ha. Sumagot na naman si Kalatni. May naaalala ka bang pagdating sa egg? Lagi si Kalatni. Kinukulit si Akira nito eh. Ah.
Kumakalimbang din dimbade, eh? Kumakalimbang din ba yan? Ayan. Nothing is particular, maybe you do, sabi ni Kakira tuloy. Oo. O naman, sabi ni Kalat ni, may alaga akong mga inahin dito. At palagi silang nangingiklog. So ikaw ba, may alaga ka ding inahin dyan sa inyo? Good for you, I don't have, thank you, sabi niya. Ang kulit ni Kalat niya, bakit naman bawal mamag-alaga ng manok dyan sa inyo? Sayang naman, nakakatuwa pag may alagang manok na nangingitlog. Enjoy your egg, sabi niya Akire. Bakit naman ako lang? Hindi ka ba nag-i-enjoy ng eggs? Why you asking me for? You're the one who had and love eggs, enjoy, sabi niya. I see, hindi ka pala nag-breakfast ng egg sa umaga. Masarap pa naman yan kasama singag tuyo at sukang maanghang, sabi ni Kalat niya. Reyo, shout out Reyo 14, sabi niya. Welcome to the club, Reyo. Boss Rox, wala atang mga hiya itong mga politician sa atin. Magnanakaw, mga walang alam, mga bobo, mayabang, magsalita. Yung isa gustong ipakain ay yung pagkain katulad sa astronaut. Napanood ka yan? Uchang. May maharlika pa. Di kunin nila puhunan sa halos 32 million na sumuporta sa kanila. 9,000 bawat isa at sobra pa ito sa 250 billion. 275 billion, Reyo. Si Prince Sherwin sa PEDA. Magandang na late na pagbati si Rox. Masyadong busy. Alam nyo na. Masasabi ko po, buntong hininga na lang po. At marami pang buntong hininga. Hi! Sayang lang naman po mga paghihimagsik ng kalooban namin. Ganon din naman po. Pinapanood lang po natin na parang sine yung mga ganap. Sabi niya. Yung ending, yung sa ending, titingnan po natin kung sino ang naging bida o kontrabida. Siyempre po, ang talo yung tagasunod lang. Ang bida yung sumalok at sumandok ng sandamukan na pera at pakuya-kuya-kuya lang sa harap ng buhay. Pakuya-kuya-kuya lang kasarap ng buhay. Totoo yan. Nakauto na naman sila. Tatawa-tawa si tawa ng tawa si Prince Sherwin maski na ganito nangyayari sa Pilipinas. Prince Sherwin ulit. Pag ang tao po si Rox, puro panood lang sa mga ganap, huwag na pong magtaka. Pag-gising ninyo isang araw, kundi sa Republic of China, Sri Lanka citizen na ang labas nyo. Yung mga honorable po natin, never pong mag-worry ang mga yan. Kasi po, puro sila mga yayamanin. Lubog man o lumitaw, di lang 10 beses silang kakain sa isang araw. Tama ka dyan, Prince Sherwin. Shout out, General, ni Prince Sherwin. Risa Lito, Rizalito Gonzales. Welcome to the club, Rizalito Gonzales. Bago to. Sir Rox, kung ayaw makinig ang gobyerno sa taong bayan, sa ibang gobyerno tayo manawagan na huwag nang pautangin ang Philippine government dahil sa taong bayan walang mawawala. Tama ka dyan, Rizalito. Galing mo rin, ha? Sumagot si 3JC Opo. Wala nang gustong mag-imbes sa Pilipinas, di ba? 2 beses nagpunta sa Singapore si PBBM. May nako ba siyang investor? Walay, zero. Hit Bokya, ha? Ito na naman.
Hi, Mika Talan, shout out. Iba talaga ang Kongreso at Senado sa Pilipinas. Paborito nila ang SSS sapagkat sila mismo ay mga swapang. Sobrang magnanakaw at sip-sip buto kay Marcos Jr. na supot. Hi, Mika. Orcasista, Orcasistas Felipe, welcome to the club. Sabi niya, malupit din tong Orcasistas Felipe na to. Yang mga bobong mga butante, yan ba ang gusto nyo? Dapat kayo ang buwisan dyan eh, para matauwang kayo. Kaya po. O ito na naman. Orcasistas Felipe ulit oh. Dapat niyang people power na, wala na tayong maaasahan dyan. Hindi ako nagkakamali sa komento noon na pag bumalik ang mga Marcos sa Malacanang. Tiyak, magnanakaw uli yan. Kita nyo, kabago-bago pa lang, yan na. Totoo yan. Glenn Toldit, shout out. Sir, malinaw ang Kongreso at Senado ay malinaw ang Kongreso at Senado ay tamad o di kayang naging walang hiya at gahaman sa kapangyarihan at pera ng bayan. Totoo yan, Glenn Toldits. Glenn Toldits ulit to. Sir, sinira ni Duterte ang Pilipinas. Uwi na lang niya ang batas at gobyerno para yung susunod na politiko mahahalal, magmumukhang walang silbi para hindi makita na sa pamunuan ni Duterte ay walang bahid at katiwalian. Reynaldo Gonzalez, shout out, sabi niya. Sir Rox, sabi Arroyo, may safeguard daw yung Maharlika Pan dahil mismong Pangulo ang chairman. Maniniwala tayo dyan? Pinagdululo ko tayo. Arroyo, bakit nung siya naging Pangulo, di niya napag-isipan ganyang pan? Kung talagang safe pag kumuha sa mga ahensya para imbes o, di ba, Pangulo? Siya noon, tas ngayon, niyan maiisip. O nga, pagta talaga makapal lahat maiisip, sabi niya. Ito na. Ah, bubuelo muna ako. Maraming comment to si 3J si Hope eh. Kaya nga hinuli ko ni. Hello Sir Rox, na-miss mo ba ako? Oo naman. Busy lang mag Christmas decor. Kapagod eh. Miss ko rin kayo. Oo, totoo yan. Ang tagal mo, ha? Ito na naman, 3JC ulit. Yung budget 2023 na yan, hindi naman mararamdaman ng taong bayan pag nangangailangan ng tulong. May pahihirapan sa pila para makahingi ng tulong. Yung intelligence pan, pan, na yan, for pan sa mga politiko yan. Pambili ng sipilyo ng mga kindergarten. DJ Siop ulit oh. Dami to, sunsunto eh. Sir Rox, yung Maharlika Pan, wala na yan. Naisip nila yan kasi simot na ang kaba ng bayan. Walang makurakot ang mga politiko. Asar sila kay Dutz, hindi man lang sila iniwanan ng pera. Di tulad ni Pinoy, iniwan ng 3 trillion si Dutz. 3 trillion ba o 3 billion? Alam ko 3 billion yata eh, 3J Shopee. Eh. Kasi 6 trillion ang utang, inuupo si Digong. 3 billion yung iniwan. At umutang pa ng sagad-sagaran, hindi na tuloy makautang si BBM. Kaya ayan, naisip si Maharlika. Tawa si 3J Siop. 3J Siop ulit. Nga pala Sir Rox, napanood ko yung Lapid Fire kanina. Wow, ang daming nireveal ni Roy Mabasa. Akalain mo yung kapal ng mukha ni Panelo sa ASEAN meeting na Dutz attended, nag-gatecrash. Si Bantag naman,
Kaya naman pala gustong gusto ilipat sa ombudsman ang kaso niya. May kinakausap na pala doon. Tawa na tawa sa bishop. Way to go, Sir Rox Mabasa. Way to go, Sir Roy Mabasa, sabi niya. Totoo, JC Hope na naman. Sabi ni 3JC Hope. Ah, Sir Rox, kakapanood ko lang din ng kay Attorney Enzo Recto. Hanip din ito si Marculeta. Akalain mong irekomenda yung astronaut food daw at astronaut food daw ang solusyon sa mga mahihirap. Napanganga ako. Ako din. Ako rin, 3JC Hope, ha? Ah. Di ko ma-digest ang solusyon ni Marculeta. Napakanga ako, di ko ma-digest ang solusyon ni Marculeta. Sigurado namang college graduate itong si Marculeta, pero parang grade 1 ang utak. Pasensya na mga grade 1 student, I'm not degrading you, ha? Hindi yun, ha? At JC Hope, ha? Mas nakakatawa yung isa. Gustong butasan yung vulkan para hindi na raw pumutok. Oo, talagang natawa ako ng tawa, 3JC Hope, ha? Mantay mo maiisip nila yung ano yung kasi raw pag yung tableta nung nasa astronaut mahigit isang buwan daw hindi nagugutom. Takit mo gagago. Ang gagago no, putek, sabi nga ni Atty. Libayan. Ah. Yung isa naman butasin daw yung bulkan at kasi nga pumuputok eh ah. Putaw, ano ba mga ano to? Grade 1 niya nga mga, tama ka dyan, 3JC, parang grade 1 ang mga utak na ito, mga inahinayupak na to. Eh bakit hindi nila tawagin si Superman? Di ba napanood ni Superman? Superman, tinatakpan ni Superman yung ano, yung vulkan para hindi na sasabog yung lava. O kaya yan, oh. Ba't hindi nila yung mga vulkan para hindi na pumutok? Eh sirain na nila yung mga vulkan. Pwede ba yun? Pwede siguro. Yung mga bundok na pinagagalingan ng Dolomite Beach, das tinatambak doon, no? Di ba? Winasak-wasak na yun. Di ganun na yun. Wasakin na nila yung mga vulkan para wala nang puputok. Di ba? Bubutasin daw yung vulkan. Shout out, Jun Gabriel, my friend. Steve Agabaw, shout out. Friend, Tom Bakay, shout out ah. Dadadu daw eh, sabi. Dadadu. Alindada, shout out ah. Tsaka doon sa mga taga-rescue, shout out sa inyo lahat. Ang babait niyo sa to lang. Ha? Sabi ni ano? Oh, yun nga, 3JC Hope, di ba? Tess Harris. Welcome to the club, Tess Harris. Sabi niya, karaoke saan po ba kayo sa... Karaoke saan po ba yung inyo? Sa inyo? Akala ko po nasa Maynila po kayo. Dito ako sa Isabela. Sa Maynila ako lumaki. Diyan ako pinanganak sa Quiapo. Bilibid Beo, ha? At yung chairman diyan sa Bilibid Beo, si Iyo Mateo, shout out, chairman. Best friend ko yan. 3JC Hope ulit oh. Yung vlog mo tungkol kay Grace na in-law mo, di ko tinapos ang manunood kasi sobrang inis ko. Awa ko sa inyo ng asawa mo at nakaka-stress, sabi niya. Pero ang unsolicited advice ko lang naman, Sir Rox, eh manalo, matalo sa kaso. Ang importante, ipinaglaban nyo ang tama and the guilt is on Grace. Wala, walang talo to. Walang talo tong klaseng kaso na to. Kaya lang, yun nga yung gaga, pinatatagal niya. Napaka-imposible. Maski kanino ko tanong na abogado, kumukuha ako ng advice. Talagang napakalaking katangahan, 3JC Hope. Deed of donation. Pinagawa niya yung magulang niya ang deed of donation. Sa kanya lahat ipamamanan, kayamanan. Eh, siyam silang magkakapatid. O siya pinakamayaman, wala pa siya asawa, wala siyang, dalaga, matandang dalaga nga yung gag eh. O, nakapagsalita.
Pero mabait yan eh. PJC Hope, totoo mabait. Pina-exorcist lang utak, oo. Pero nga, magtanong ka sa pare, Gracia, hindi pa huli ang lahat sa'yo. Baka masalba pa yung kaluluwa mo sa impyerno. Ha? Baka yung kapatid mo, kasi muno ng kasapangan na to, yun doon, nag-che-chase na sila ni Satanas. Ha? Wala siyang anak, walang asawa. Paano pag nagkasakit siya? Eh, yung mga sip-sip ng pampangking, yun na mag-aalaga sa kanya. Maraming sip-sip sa kanya. Oo, maraming sip-sip sa kanya. Ah, 3J si Hope. Kung aalagaan siya. Oo. Pero palagi ko alaga, maraming kwarta nga eh. Eh, mga sip-sip nga eh. Sinong tutulong sa kanya? Dapat naiisip niya yan hanggang maaga pa. Dapat nga maging mabait siya sa mga kapatid niya at baka walang tumulong sa kanya. Meron, yun nga mga sip-sip na kapatid niya, yun ang tutulong sa kanya. Eh kami, hindi naman kami umasa sa kanya eh. Kami nga tumulong sa kanya, walang wala sila eh. Sabi naman to. Si 3J Show ulit to. Ito namang si Dennis Cornejo. Ang kapal din ng face. Ni-rape daw siya ni Bong. Pero ang kanyang tatlong testimony, inconsistent. Meron bang ni-rape tapos nagpaganda at sumakay sa elevator at pangising-isi pa? Ano bang klase ng rape yan? Filosopo pa ng tanungin ni attorney ni Bong, bakit nga pangising-isi sa loob ng elevator? Oo, talaga lang. Diba, nag-aano pa sila, nagkikis pa sila ni ano ni... Ano to? Yung kanyang boyfriend. 3J, siyo po ito. Daming issue sa Pinas. Ito ba si Rapi Tulpo? Akalain mo na hatulan na pala ng guilty sa Supreme Court. 4 counts. Sabi ni Ka Enzo Recto. Ha? Naging senador ang convicted. Wow. Yan nga eh. Taka ka pa dyan. Si His Excellency nga, convicted din eh. Oh. Oy, natapos ko yung ano ha. Nasagot ang, na ano ko. Nakapag-collab tayo. Nabasa ko lahat yun. Kulang ko lang 100 yun. Shout out, Jun Lagon, my friend. Ha? Menopause na, shout out. Mm. Joe Flores, ang lalim naman ng ano mo. Hinahanap ka na dito sa Rocky Avenue, ano to? Ha? Hinahanap ka na nila Pren Sherby, nila Pren Aimee, oh. Ay, ilang araw na lang ha, malapit na talaga Pasko. Magki-Christmas ako sa inyo. Tsaka tayo, simbang gabi na, oh, give love on Christmas Day. No greater gift. The great the love. Hanggang dito lang mga boss. Sumakit yung likod ko. Sarap makipag-collab. God bless po mga boss. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Maski pa paano, swerte pa rin tayo kesa sa North Korea. Yung mga tao dun, kawawa sila. Diba? Kawawa naman yung ano, Ricky Recto. Ano ka naisip ni Ricky Recto, no? Kanya napanood ko eh. Yung isang ano, pulangaw. Yun ang vlog niya. Suicide yata, o. Oh. Ano na pala siya, December 1. December 1 pala siya nung patay, nung nakita siyang bangkay niya. December 5 na. Takin mo yun, nung daming pera, no, no? Ba't naisip niya yun? Kinuulang sa ano siguro, no? Yung pananampalataya kay Lord, no? Dami dyan, mga boss. Mga lumpo. Meron dyan na... pilay, mga... hindi na makakita. Pero hindi nila naiisip yan. No? Yung kitlin yung buhay nila kasi pananalig sa Diyos yan. Pero may mga ganun pala, no? Yun nga, di ba si Ben yung andaya sa Bicol din yata o nagbaril din yun si Reyes, yung General Reyes ba yun? Yayaman nila, no?
papakamatay sila, no? May mga pinag-aralan naman, di ba? Yan ang mga mahihinang pananampalataya kay Lord, no? Simpleng-simple lang eh. Parati kong sinasabi, mga boss. Pag may problema kayo at nabibigatan kayo, tumingin kayo doon sa mas may higit na problema sa inyo, gagaang ang pakiramdam nyo. Pero pag tumingin ka sa walang problema, eh magpapakamatay ka nga, aping-apentingin mo sarili mo. Ganun lang yun. Huwag kayong patalo sa problema. Ako, kung tutusin mo, mabigat yan. Problema ko na yan. Matapos mong tulungan, nung sila'y walang-wala, walang kasalanan yung kapatid nila sa kanila, winawalang yan nila, lalo itong sira ulo na yata itong kapatid na asawa ito eh. Oo. Walang yata talaga. Takay mo, makikita sa korte oh. Hindi nahihiya. Oh, anong dahilan? Siyempre, marami sa korte. Marami sa korte. Bakit? Naghahabol, sasabihin niya siyempre sa mga tatanong, naghahabol siya sa kayamanan ng tatay ko, wala namang paano mo wala ang kayamanan ng tatay mo? Wala ka pa dating negosyante ng mga magulang mo, bugok. Kailan ka lang ba naman? Ikaw, binuenas ka lang. At saka yun nga, hindi naman ikaw ang nagpaunlad. Yung kapatid mo, yung Marcial, sa totoo lang, yun ang nagpaunlad sa inyo. Kaya lang, medyo parang engot din. Pumayag siya na instant mayaman yung kuya nyo. Wala naman na itulong sa inyo, kung tutuusin. O, bakit hindi? Sa akin kayo tumira eh. O, diba? Sa bahay ko kayo tumira. Ano ba ginawa ng kuya nyo sa inyo? Wala naman. O, maliban na siya, nagbabayad ng bahay sa amin. O, nagbo-boarding kayo sa amin eh. Ba't di ko alam? O, nobya ko nga itong kapatid nyo. Pumapasok sa eskwela niya, nising ko, walang baon niya ni. Ako pa nagbibigay. Oo. Hindi wala naman kayong mayroon na magsalita. Oo. Pero yun lang, may pag-asa pa, Grace, ha? Maawa ka sa kaluluwa mo. Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, tanongin mo yung pare kung tama yung ginagawa mo. Pare, tanongin mo. God bless you, Grace. Tsaka mga boss. Good night. Salamat po sa tumadagdag na subscriber.